God's day to all po. Welcome po ulit sa ating devotional time with Jesus. Okay, so ang title po natin for today is The Day Grace Happened to You. Bago po tayo mag-start, so po isipin nyo muna yun, ay nangyari na ba to sa akin? Yung andyan yung biyaya ng Panginoon na nangyari sa buhay ko. Ang sabi po niya sa verse na 1 Peter chapter 2 verse 24, He personally carried our sins in His body on the cross so that we can be dead to sin and live for what is right. By His wounds, you are healed. At tinutukoy po natin naturally talaga pong si Jesus Christ po talaga. Na personally, pag sinabi niyang personally, talagang intention niya, ginusto niya, pinili niya. Pinili niya na i-carry niya yung mga kasalanan natin. Ako na lang. Na to the point na hanggang sa cross, sa Calvary, yung nakapako siya sa cross, dala-dala niya lahat ng kasalanan natin. Kaya nga, di ba, kahit si God the Father in heaven, wala siyang magawa na yun sinabi niya last kahapon, yung sinabi niya na, my God, why have you forsaken me? So that, bakit niya ginawa yun? Tiniis niya lahat, kinuha niya lahat. So that we can be dead to sin and live for what is right. Yun po yung pinaka-purpose kung bakit po ginawa yun ni Jesus Christ intentionally. Ibig sabihin, doon yung natin makikita na magpapakasakit siya, magsasacrifice siya para lang sa atin, para lang sa buhay natin. And by His wounds, we are healed. Sabi po dito ni Sir Max Locado, Christ took away your sins. Where did He take them? To the top of the hill called Calvary, where He endured not just the nails of the Romans, the mockery of the crowd, and the spear of the soldiers, but the anger of God. Kaya po tuwing nakakita ako ng cross, kaya po yung sinishare na, kuparate, sinishare namin sa hospital ministry, yung ganito, salvation bracelet. Every time po na nakikita ko yung cross, naaalala ko po yun na, that is the grace of God for me. Hindi po magic ito, pero paalala na, mahal ka ng Panginoon, mahal ka ni Jesus, oh. Hanggang dyan yung dinala niya yung kasalanan natin para magkaroon tayo ng bagong buhay. Kaya po parati kong inisip na I owe everything to Jesus Christ, yung buhay ko. Wala kasi makakagawa nun sa atin po, kahit siguro magulang pa natin o kahit sino nagmamahal sa atin, hindi po kayang mamatay para sa atin. Nang ganun, kasakit, sobrang sakit. Hindi ko lang po alam, pero si Jesus lang po talaga ang nakagawa sa atin nun. Yung kahit hindi pa po tayo mabubuhay, kahit na nakita niya na yung kasalanan natin mula bata tayo hanggang sa mamamatay tayo, kinuha niya na lahat. So, sa second paragraph po niya, sabi niya dito, saturate your heart with this, in this, sabi niya, the finest summary of God's greatest accomplishment. God, in His gracious kindness, declares us not guilty. He has done this through Christ Jesus, who has freed us by taking away our sin. For God sent Jesus to take the punishment for our sin and to satisfy God's anger against us, so that we were made right with God when we believe in Jesus who shed His blood, sacrificing His life for us. Dito naman po, talagang makita ko na ganun kamahal ni God tayo. God loves the sinner, but God hates the sin. Kaya po, gumawa po ng paraan talaga ang Panginoon. Parang ulit-ulit po yung message, no? Siguro sinasabi ni Lord sa atin na uy, mismong tayo na anuhin natin na alalahanin mo kung gaano kita kamahal, anak. Diba? Tapos sabi niya,
si Jesus ang way niya para yung punishment na sinabi niya bilang righteous God, holy God, and a just God, hindi niya binaluktot yung salita niya. Talagang yung pinangako niya na may kaligtasan, ginawa niya, pero ginawa niya sa way na paraan niya. Dahil wala naman po talagang makakagawa nun kahit isa sa atin, dahil hindi po talaga tayo karapat-dapat, walang worthy po sa atin dahil lahat tayo makasalanan. Tapos sabi po niya dito, as long as the cross is God's gift to the world, it will touch you, and the precious as it is to proclaim, Christ died for the world, even sweeter it is to whisper, Christ died for me. Parati ko pong naiisip yun. Naalala ko po yun. Yung day na, ang tagal ko po yung, alam mo yung, parang hinahantay ko, ikakasal na ako kay Jesus. Yung feeling ko, pag binabtize ako, yung kasamang-kasama ko na siya. Yung feeling ko kasi po nun, nung believer ako kay Lord, nireceive ko pa lang siya. Pero yung binabtize po ako, talagang doon ko po nakita yung power ng Holy Spirit eh. Dahil nung sumusunod lang ako, nagsaserve lang ako, ganun. Pero yung time na binabtize ako, very special po sa akin yun. Lalo na yung tinanong po ako ni... ako po ay nabaptize sa Baguio Chinese Baptist Church by Pastor Jerry Mulato. Siya po yung unang-unang pastor na nag-mold sa akin bilang ako. Tanda ko po yun na yung lumubog ako dun sa swimming pool dun sa church in front of the cross. Tapos tinanong ako ni Pastor Jerry, do you reject Satan and his work in your life? Alam niyo, parang inaano ko kay Jesus Christ na totoo ba na ganyan ba i-reject ko na buhay yung gawain niyang ng demonyo sa buhay ko, na kaya ko na bang tayuan ang pagmamahal ko sa Panginoon, kaya ko bang tayuan ang salita ng Panginoon. Alam niyo po, sumasagot po kami dun, para kaming kinasal yun, yes I do, mga ganun ang sagot namin dun. So pagkabawat salita ko po yun, tumutuloy yung luha ko, tapos nakikita ko si Jesus Christ sa cross. Nainintay niya ako, nakita ko na nakapako siya, tapos sinasabi niya, okay yun anak, kinuha ko na lahat. Nakangiti pa siya, alam niyo yung dugo-dugo na ang sakit-sakit na nararamdaman, pero nakangiti pa siya dahil sumasagot ako ng, yes, I do. Dahil napakasaya niya na may isang tao, may isang makasalanan na katulad ko, na tumanggap at naniwala sa kanya. At handang sumunod. Kasi po, sabi nga, maraming tao ang nagre-receive kay Jesus Christ. Maraming ang tao ang nakakilala kay Jesus Christ. Kaya nga sinabi doon sa John 1:12, sabi nga na, yung receive and believe. Hindi nga sinabing i-receive mo lang. Oh, tinanggap ko na si Jesus, okay na ako. Hindi. Sabi niya, receive and believe. Sabi niya, tinanggap na natin si Jesus Christ. Oo. Tinanggap na natin sa buhay mo. Oo. Pero sabi niya, and believe in Christ Jesus as his Lord and Savior, and he will have the right to become the children of God. Di po ba nakasulat doon? Pagka na-receive mo siya, yun yung first step. You receive Jesus in your life. Second step is you believe in Jesus Christ. Hindi pwedeng magsastop tayo sa nireceive lang natin. Ibig sabihin ng believe, pag naniniwala ka, susunod ka. You will obey. Kaya nga po napaka-crucial talaga nung sinasabing naniniwala ako. Yung tinatanggap mo, madali lang yun, tatanggapin mo. Yung iba nga po, tanggapin lang pa lang na si Jesus Christ ay yung Savior. Di ba nakikipag-discussion pa? Yung iba pa nga tanggapin na ang salitahan ni Lord ay nasa Bible. Hindi daw sila naniniwala sa Bible, naniniwala lang sila. Basta sa Diyos, ganun. Pero po yun yung nasa Bible eh. If you receive Jesus and believe Jesus as your Lord and Savior, sabi niya, you have the right
to become the children of God. Kung hindi mo pala i-receive at maniniwala at mag-o-obey kay Jesus, then we don't have the right to become the children of God. Napaka-personal din po yung dapat na respond natin doon sa pag-receive kay Jesus Christ as our Lord and Savior. Pag-believe kay Jesus Christ as our Lord and Savior. Dahil may responsibility po yun na hindi ka lang naniniwala. Makikita yung totoong paniniwala ng isang tao kung sumusunod ka sa kanya. Ano susundin mo? Siyempre yung salita niya. Saan yung salita niya? Siyempre nasa Bible. Ganun po yun eh. Kung si Jesus Christ, He personally, sabi niya nga, carried our sins on the cross para magkaroon tayo ng buhay. Pinili niya yun. Kaya po tayo, kapamilya, sana po, yun rin po yung respond natin kay Jesus. Hindi lang po yung nireceive lang, kundi we believe. Kung susumatotohin natin, when we believe and receive, we obey. Ganun po siya. Sabi nga po, marami ang nakakakilala kay Jesus. Kwento po ito ng isang pastor din na nakilala ko from China. Sabi niya, nung napunta siya dito sa Philippines, sikat na sikat po si Manny Pacquiao. Sabi niya, ang pagkakilala natin kay Jesus, ganito lang yan eh. Kapag si Manny Pacquiao, maraming nakakilala sa kanya. Parang si Jesus, lahat nga kilala siya eh. Kahit nga Buddhist, kilala siya. Kahit mga Muslim, kilala siya. Sabi niya. Pero, hindi lahat, kahit nakilala si Manny Pacquiao, pag pumunta ka sa bahay niya, hindi ka naman niya papapasukin eh. Kahit sabi mo, Manny Pacquiao, ikwento mo pa lahat ng mga pagkakakilanlan mo sa kanya. Kung nanalo siya laban kay ganito, sa pumunta ka pa sa mismong laban niya. Pero if you don't have a personal relationship o talagang kadikit mo siya, hindi yan naman papapasukin sa bahay niya. Ganun din po sa Panginoon. Sabi niya nga, pero pagkakilala, alimbawa, kilala mo, best friend mo, o kaibigan mo, yung anak niya, papapasukin ka doon kasi kaibigan ka ng anak niya eh. Parang ganun din po. Kay God the Father in Heaven, na pagkakilala natin, o talagang may relationship tayo kay Lord Jesus Christ, accepting Him as our Lord and Savior, receiving Him in our life, believing and obeying His word, we have the right to become the children of God. We have the right to be with Him in paradise. Kaya po, as personal thought po yun na ganun tayo ka mahal ng Panginoon, binigyan niya si Jesus, at ganun tayo kamahal ni Jesus, na personal niyang kinuha ang dapat na para sa ating kaparusahan. Sana po, kung personal nila at intention talaga nila na masave tayo, may we have the true heart para po intentional na piliin din po natin talaga kung ano ang dapat na piliin natin. Sa totoo lang po, wala tayong katalo-talo. Dahil kay Lord, walang sayang ang lahat. Pag sa Kanya ka, panalo ka na. Ano pa po ang mahihilingin natin, di po ba? Nakakatuwa nga po, kahapon po Tuesday, thankful po ako to message sa Ate Emma, telling me na si Mark, David, yung siniran po namin ng salvation bracelet na kamag-anak din po yata nila Ate Ems, na sobra pong may sakit siya noon sa BGH, hindi maintindihan po yung infection na nasa katawan niya. Alam niyo po, nagpray lang kami. Yun lang naman po ang gagawin talaga natin, yung intentional na i-share si Jesus sa ibang tao. Gagaling man sila o hindi po natin hawak yun eh. Pero po yung makita ko siya, yung nakita namin siya noon na payat na payat, ang daming nakasaksak sa katawan,
nagpray lang po kami and we trust God na sabi nga ni Lord, hindi naman tayo niya ipapahiya, di ba? Patay o buhay, panalo ka sa Panginoon. Kaya po alam niyo, no, sabi ni Ate Ems, mahirap po, ano, naputol daw yung bracelet ni Mark. Gusto niyang humingi ng bracelet sa'yo. I thank you, Lord. Nag-message po ako, tumawag ako, tapos nag-meet kami. Alam niyo po yung na-meet ko siya. Naku, ang tawa-tawa niya na. Hindi ko na po siya makikilala. Tapos bigla na lang siya, Temayla, sabi niya sa akin, hindi ko na siya makilala kasi tumawa na rin siya. Sabi niya, kinento niya na yung power of prayer, na ito as a reminder, parati namin sinasabi, a reminder of God's love to you. Yung cross na to, na namatay si Jesus sa'yo. We are not a judge para sa ibang tao. Pero po yung i-share lang natin at sila na po ang bahala. Si God na po ang bahala. Basta share lang ng share. Kung sabi ni Lord, i-share mo lang. Yun lang po yung trabaho natin eh. Pag anong tinawag sa atin at sinabi sa atin ni Lord, sunod lang po. So, sinare po namin. Tapos, sabi niya, Ate Mayla, alam mo, naputol na yun. Pinagtatali ko na nga. So, yung pinakalas na talagang putol na. Eh, gusto ko talaga na meron ako noon paalala sa akin na gumaling ako dahil sa pagmamahal ng Panginoon. Tapos, humingi pa po siya ng extra dahil isishare daw po niya yun sa ibang kakilala niya. And I was privileged po, pero sobrang thankful po kami. Nag-thankful po ako. Nag-pray kaming dalawa. May kasama siyang kaibigan. At yun po, kumbaga pinapakita ni Lord na, uy, merong nangyayari, i-share mo lang ako. Di po ba? Pag malaki mo lang ako, ipakita mo lang, ipakilala mo lang ako, ako nang bahala sa kanila. Tsaka po, ang pagpili naman po kung sino ang Diyos mo nang sa buhay mo, is personal din. I just pray and hope na, sabi ko kay Lord, sa bawat tao na darating sa buhay natin at papadala niya, take the opportunity, yung chance. Kwento mo lang si Lord. Kwento mo lang si Jesus at kung anong ginawa mo sa ginawa niya sa iyo. Tapos bahala na si Lord. Tsaka thankful din po ako na yung may mga times na kung personal si God, talagang pinipersonal niya ang mga tao. Pati yung mga taong gagamitin niya, pe-personalin niya rin. Nagdalakad po ako, naghahanap ako ng lemon at napunta po kami doon sa ano, sa engineer siya, sa Talipapa. Pumunta ako kay Auntie Mary, isang vendor po doon. At alam niyo po, wala siyang lemon. Pero nag-open siya sa akin ng pinagdadaanan nila. Tapos, yun na po. Yung pala, ganun yung ka-personal ang Panginoon para ipadala tayo sa iba't ibang tao. Kaya po sana, ang daldal ko po, ang dami ko na nasegue. Pero, yun lang po. The word personal. Personal ang Panginoon sa pagpili sa akin, sa iyo, sa ating lahat. Para iligtas, pinili niya kahit mahirap. Iniwan niya ang lahat na meron sa kanya para sa atin. Ang tanong, ito po bang special offer ni Lord na salvation, ang kaligtasan, ng eternal life, ng magkaroon tayo ng relationship kay God the Father in heaven? Tatanggihan niyo pa? Kung kayo po nakikinig ngayon sa akin, samahan niyo po ako, manalangin po tayo. At tanungin po natin ang ating mga sarili na sana tatayo tayo para sa Panginoon. Yung personal na pipiliin talaga natin siya. At pag binili mo siya, susunod ka sa kanya. Until the end. Manalangin po tayo. Father God in heaven, in the name of our Lord Jesus Christ na tagapagligtas namin. And with the power of the Holy Spirit po, magandang umaga po, Panginoon.
Lord, ang sarap pong isipin at nagpapasalamat po kami na napaka-personal po ninyo para po isipin ang kaligtasan namin lahat. Nagti-thank you kami, Lord, sa mga pagmamahal na binigay niyo sa amin. Tulungan niyo po kami, Lord, na magkaroon din po ng heart na katulad ninyo. Tulungan niyo po kami, Lord, na magkaroon ng heart, Lord, to choose you above anything else. Tsaka po, Lord, salamat po sa mga opportunity na binibigay niyo sa amin. Alam ko po, Lord, marami pong makikinig ngayon na marami rin kayong ginawa at kung paano po ninyo sila ginamit para sa ibang tao. Salamat po dahil tinutulungan niyo po kami maging kayo. Kahit po hindi pa po namin ma-perfect yun, Lord. At kung minsan nagdadalawang isip kami, but still, God, you have entrusted us with so many things, Lord, to be a little Jesus to others. And Lord, alam po namin na hindi pa rin kami perpekto at sumasablay kami, pumapalpak kami. Pero Lord, thank you dahil you are still there. Always, Lord, to prove to us, to encourage us, Lord, na anak na kami ni Lord. Anak na po ninyo kami. Kaya po kakayanin namin, Panginoon. Lord, sorry po sa mga pagkukulang namin at mga kasalanan. Tulungan niyo po kami ngayong araw na to, bago mag-start ang araw na to, Lord God, na yung offer niyo sa amin, Panginoon, to be your child. Makita po namin, Lord, na sobrang blessed kami. Salamat po, Panginoon. Salamat po sa pagligtas ninyo sa amin at pagpili niyo sa aming lahat. Love you, Lord. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Thank you.
Maraming salamat po. Good morning po sa inyong lahat, kapamilya. Bukas po ulit!